10 hours ako naglinis, pero kasama doon yung break time namin kumain. Tapos nabasa ko yung comment niya. Ito yung comment niya. Almost 10 years na akong nasa YouTube. Hindi daw nagbo-boom ng sobra yung YouTube channel ko. Ang dami pa nagtiwala sa akin. Maraming salamat, guys. Natatouch ako. Natatouch talaga ako. Walang halong etyo talaga. I think this will be easier to assemble. Ha? Nabubuhat ko nga ng ganyan lang. Ayan, mga kaibigan. Tapos na tayo, no? Ha? Oh! Nagulat ako. Thank you so much for this bonggang-bonggang PR. May pabalons pa. At thank you so much. Lagi mo akong naaalala. Lagi pa rin akong kasali sa PR list mo. Thank you. Love you. Hi guys! So, magulo na naman yung kwarto ko. At dahil magulo na naman, maglilinis na naman ako. Kasi hindi talaga ako makakilos ng nakakairita yung paligid ko. So, para makapag-film at makapag-work na ako, maglilinis ako ng paligid. Uunahin kong linisin yung mga makeup ko. I mean, i-organize ko sila. Kasi since nag-quarantine, ang tagal ko na silang hindi chine-check. I mean, hindi ko na sila nilalaro. So, gusto ko nang makita kung ano ba yung mga meron ako talaga. Kasi baka nakalimutan ko na yung iba. So, yun ang gagawin ko ngayon. Tapos, maglilinis din ako. So, let's go. Ayan, nagsimula na po ako. Tinanggal ko muna yung mga nandito. Ito yon, tsaka itong lalagyan ng bag. So, bala kong ilagay na lang dito yung rack na to. Coat rack talaga yun eh, pero pwede rin naman siyang paglagyan ng bag. Kasi ito lahat ng mga bag na nakasabit. Tinitignan ko kasi baka may mga naiwan akong gamit sa loob. Nililinis ko rin yung bawat bag at dinidisinfect. Siyempre, nag-accumulate na yan ng alikabok. So, ayun, pagod na ako agad. Tsaka tinanggal ko para akong nag-workout. Sobra yung pawis. Guys, progress. So, ayan yung naisipan kong gawin. Pinagbaligtad ko sila. Nandito na yung aking desk, computer, ganyan. Nandiyan na sila. Tapos dito na ngayon yung vanity area ko. Okay. Para sama sa may mga makeup and skincare ko dyan. Tapos ayan, magulo pa. Update lang. So, let's go! Hi guys! So ayan, nag-organize naman kami ng makeup. Sorry, ingay ng TV ko. Hi! Tapos habang ino-organize ko sila, sinasanitize ko na rin sila using this Nippon Cosmetics Sanitizer. So ayan, spray-spray lang, ganyan, sa bawat mga inaayos kong makeup. Ito yung iba. Ayusin ko pa yung nasa taas. Hindi pa kami tapos. I'm finally done. Oh my gosh. Tapos na. Tapos na ngayon lang. 10 hours ako naglinis. Pero kasama doon yung break time namin kumain. Nagpatulong ako kay Micah. Para abot-abot lang ng mga gamit sa akin. Ganun, tagawalis. Ganyan. So, ayan. Pinagpalit ko na yung position niya. Yung computer table. Nandiyan na siya ngayon. Tapos dito na yung vanity area ko. Ayan. Alam nyo ba? Mag-aalas dos na ng madaling araw. Sabi sa inyo, pag naglinis ako ng kwarto, talagang ganun eh. So, ayun nga guys. Maliligo na ako. Kasi I'm so tired. Hindi ko talaga maayos yung kwarto ko. Yung alam nyo yung mga pang Instagrammable ganun. Kasi nga sobrang liit lang ng kwarto ko tsaka ang daming gamit tsaka kasi mas gusto ko yung ganyan lang siya. Alam mo yun? Ayoko yung masyadong ginawang studio style. Gusto ko lang makita yung pagka-fangirl ko. Ganyan. Tapos basta nandiyan lang yung mga gamit ko. Diyos ko, yung pagkain ko. Alam nyo ba? Kanina ko pa in-order tong hapon. Tong aking KFC na alaking rice bowl. Ngayon ko lang siya makakain. Ipapainit ko na lang. Tapos dito sa ilalim yung mga skincare na ginagamit ko sa araw-araw. Mga lotion tsaka yung mga pang Titas of Manila na gamit ko. Diyan ko sila nalagay para easy access. Tsaka na ako mag-room tour ng talagang room tour yung matino kasi may in-order ako sa Shopee. Alam niyo yung mga uso ngayon yung mga mini bedside table na sobrang mura lang. Parang 200 plus lang. Tsaka na ako mag-room tour para talagang naayos ko ng maigit. Itsura ko, haggard na ako. Ang putla ako tignan. So, ayun, maliligo muna ako. Hey, hey, hey! So, wakas nakaligo na ako. Diyos ko, tinan niyo naman. Biglang laki ng eye bags ko kasi 254. Nakita niyo ba yan si Yun Yung? 254 na sabi niya. At habang nag-i-skincare ako, mag-chikan lang tayo. So, kayo ilalagay. Gusto ko lang i-shout out pala yung nag-comment sa last vlog ko. Halos kalahating araw ako naglilinis. So, pagod na pagod ako. Ganyan. Tapos madaling araw na wala na akong energy sana. Tapos inaantok pa ako. Ganyan. Tapos nabasa ko yung comment niya. Ito yung comment niya.
So, shoutout po sa'yo. Maraming maraming salamat. Natatouch talaga ako sa mga ganyang comments nyo, guys. Kasi, lalong nagpapalakas ng loob ko yan. Tsaka, lalong akong nai-inspire. Lalo na na kakabalik ko lang ulit dito sa YouTube. Kasi ngayon na ako naging active ulit ng ganito. Really flattered. Thank you so much po sa comment na yun. Sabi niya, OG subscriber ko daw siya. Thank you so much. Alam niyo ba, guys? Almost 10 years na akong nasa YouTube. At maraming nagsasabi sa akin, bakit daw ako hindi... They don't mean this in a bad way. Parang iniisip lang nila, bakit daw hindi daw nagbo-boom ng sobrang YouTube channel ko, underrated daw. I don't mean to be mayabang about that, ha. Underrated daw, yun ang sinasabi nila. Minsan, naapektuhan din ako ng bakit ganun, parang feeling ko na pag-iwanan ako. Pero, ang totoo niyan, pagka nag-evaluate ako ng sarili ko, kasalanan ko rin naman, kasi hindi naman ako nag-focus nga ng ganun sa YouTube channel ko. Kasi nga, ang pinag-focusan ko, yung isang trabaho ko, which is makeup artistry. Tapos, bago pa ako nag-full-time makeup artist, nag-aral ako ulit, nag-college ako ulit, kumuha ako ng second course ko. 2011 ako nag-start, tapos 2012, nag-enroll ako ng second course ko nga. So, all those years na nasa YouTube ako, laging meron akong ginagawa ding on the side. So, parang ang nangyari nga, mas naging on the side yung YouTube, kasi of course, nung nag-aral ako, mas nag-focus ako doon sa pag-aaral ko. Tapos, bukod doon, nag-makeup gigs din ako noon, sideline ko, para may pera din ako nung college ako. Tapos, pagka-graduate ko, mas nag-full-time makeup artist na ako. So, laging na-e-echa pera yung YouTube ko. Ngayon na lang ako nakapag-focus ng ganito. And I'm really thankful kasi kahit na hindi ako full-time YouTuber, ang dami pa rin nagko-comment sa akin ng ganun. Ang dami nyo pa rin nagsasubscribe. Ang dami pa rin nagtitiwala sa akin. Maraming salamat, guys. Natouch ako. Natouch talaga ako. Walang halong echo talaga. Parang alam mo yun, yung tiwala nyo and even the brands that I'm working with, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Gustong-gusto ko na nandito na ako sa area na to kasi mas malapit na ako sa aking icon shrine. Ayan na sila. Hi, guys! Hello! Pinapaligiran nila ako, guys, kasi tingnan nyo. Ganon. O, ayan pa. Tapos, yung calendar na yan, outdated. Outdated na yung last year pa, pero yan pa rin ginagamit. Kasi bakit? Gusto kong nakikita sila buwan-buwan. O, diba? Hi, Bobby! Dumating na hinihintay kong table. Set up na natin yung Shopee. Maliit nga lang siya talaga, oh. Bumili din ako ng ilaw. Ito siguro yun. Okay, let's go. Tapos may mga nilagyan ng pako, ganyan. Pwede mo silang screw para mas secured sila. Ayan. Okay, itong isa naman yung ating i-assemble. It's so small as well. Ito yung below. Wow, may kasama pang mat. I think this will be easier to assemble compared dun sa isa. Ang dami kasing pieces niya. May kasama siyang screw na mini screwdriver. Pero walang mga nails. Ay, ito pala. A judgmental ka, Bing Castro. Meron pang free na mat. Lahat nga may ganyan eh. O, diba? Wow, thank you for that. Actually, wala siyang manual. Tinitignan ko lang sa YouTube yung itsura ng table. At saka, nagtingin ako sa YouTube kung merong mga tutorials kung paano nila kinabit. So, ayun siya. Yung sikat na table ngayon. So, maraming ngayon may ganito sa bahay nila. Cute kasi, tsaka mura, diba? Ako kaya ko to binili kasi pang mga product shoot, ganon, accent, ganyan. Yan! Ingat lang ha, kasi sobrang gaan at alam nyo naman, hindi naman ganang katibay yan. So, ingat kayo. Handle with care. Kailangan nyo ilaging tornillo, especially dito sa babang part na to, kasi yan yung magdadala ng bigat ng table. So, ilagay nyo yung tornillo. Cute ta! Para kung merong laruan. Oh!
Okay, nalagay ko na yung screw. Mas secure na siya. Pwede ka na maglagay ng gamit dito. Pero yung mga ano lang ah, light na gamit lang. Hello, ito ako. Tapos ayan siya. O, diba? Sobrang liit lang yung table siya. Nabubuhat ko nga ng ganyan lang. Ayan, mga kaibigan. Tapos na tayo, no? So, choice mo kung lalagay mo ito o hindi. Depende kung anong gusto. Pero ako baka hindi ko siya masyadong gamitin. Bahala na. Tapos, ayan na nga. Ayan, itsura niya lang dalawa. So, ang masasabi ko, para sa presyo nila, sobrang okay talaga. Like, ito 238 pesos. Ito 388 pesos. Medyo bothered lang ako dito. Sobrang luwag ng pintuan niya. Tsaka itong slide niya. So, ayan, no? Mahirap din siyang ibalik, ganyan. Pero all in all, okay naman siya kasi mapaglalagyan mo ng gamit. Pero again, huwag kayong maglalagay ng mabigat kasi nga, malubay lang siya. I mean, magaan lang kasi siya eh. So, huwag kayong maglalagay ng mabigat. Pero kung pang display sa kwarto mo, paglagay ng mga charger, mga ganyan, okay na siya. Tapos ito naman kasing table na to. Kagamitin ko lang din siya talaga minsan pag kayong magpa-product shoot ako. Alam mo yun, para may magandang paglagyan siya. Ayun, so dyan muna, ilalagay ko muna yan kasi iisipin ko pa kung saan ko siya ilalagay dito sa kwarto. Kung maliit, nakala mo naman, mansion ng kwarto ko, bili ako ng bilit ng mga gamit. So, pag naisip ko na saan ko sila ilalagay, tsaka na natin ituloy yung room tour. Ngayon, wawalisin ko muna yung mga debris na kumalat na mga ngayon naman, susubukan ko tong ilaw na to, UFO lights na to, LED light siya. Try ko dito sa aking lampshade. So, ayan na nga, guys. Nailagay ko na siya dito. Tapos, pwede nyo siyang buksan ng ganyan. Para maging UFO daw siya, spaceship, whatever. Tingnan natin kung gaano siya kaliwanag, ha? Oh! Nagulat ako. Sobrang liwanag. Para siyang spotlight. Ang ganda. Ang ganda. Ayan siya. Nakikita nyo ba? Teka, lalayo ako para mas makita nyo siya. Lalapatong ko muna siya dito. Guys, ayan siya. Ayan. Ayan siya. Oh, nakikita nyo ba yung pagkaapat niya? Ayan siya pala. Oh, diba siya? Wow! Aliwanag na. Hello, pwede ko itong gamitin sa filming. Oh my God, I'm so happy. This is for only 200 pesos. 200 pesos lang, guys. Guys, kung ako sa inyo, binin nyo na talaga. Sobrang awesome talaga. Walis muna tayo kasi, you know, kumalat yung mga debris. So, ayan yung naipon ng mga debris. Shoot, ah! Ano nangyari, Bingkas? Okay, guys, magbalo tayo ng enoki mushroom. Galing, binili ni Queen Bee to sa Korean grocery doon sa Timog yata yon. Tapos, ito, beef sukiyaki. Iba usually bacon yung pinambabalot dito. Pero, mas gusto ko beef. Tsaka manipis din naman to. Tignan natin kung ano kalalabasan. Ito naman galing to sa Save More. Binili ko lang sa Save More. Ayan siya. 136 pesos and 90 cents. Si Inay sumisigaw na naman. Yan! Nabalot din natin. Hindi siya pantay-pantay kasi bakit? Basta ganyan, makakain siya. Beef and enoki mushroom. Parang idadaan lang siya sa pan or igigrill. Since walang griller, sa pan na lang. Ayan guys, naluto na siya. Bakit nung naluto, hindi na siya maganda tignan? Kanina nung hilaw siya, maganda siyang tignan. Ano nangyari na? Pero okay lang. Masarap pa rin naman siya. Kain na tayo! Hi! KFC ba yan? KFC ba yan? Famous ba yan? Yung bowl mo, famous. Ikaw, famous ka ba? Ikaw, famous ka ba? Kamusta na yung hello vlog mo? Sarap, diba? Alam mo na ako dyan kasi. Sana all. Play Roblox. Play. Parkour. So, ayan nga guys, nag-aayos ako ng mga makeup ko. Ayan, kalat-kalat pa dito. Tsaka nandun pa sa drawer glass. Ayan. Tapos nagbe-break time lang ako. Kumain ako nitong tinapay na gawa ni Mama. Medyo na-bother lang ako, no? Bigla ako naka-receive ng text at this hour. Good evening, on the way na po ako para sa delivery po ng balloons. Balloons? May party ba kaming hindi ko alam? Ano pa nangyayari? Bakit may balloons? Para saan yun? Wala ka lang akong maisip. May magpapadala ba ng balloons? Kung totoo mang sa akin to, abangan natin, babalitaan ko kayo kung ano yung balloons na to. Nakakaloka. Totoo nga yung hinala ko, guys. Ito na yung balloons. Ayos dyan.
Ayan. Ay, kuya, pwede bang i-video ko? Ayan nga yung balloons. Alam mo ko, yung napaisip ako nung sinabi nyo na padala na yung balloons. Sabi ko, anong balloons? Thank you po! Guys, balloons nga. Galing pala kay Ate Ann. Grabe, Ate Ann. Thank you so much for this bonggang-bonggang PR. May pa-balloons pa. Thank you, Ate Ann. I'm so happy. Parang ayoko siyang buksan. Parang kagabi nga yata yun, no, nung isang gabi. Basta pinost niya yung PR na yan, nakahilera dun sa kanila, yung mga balloons na yun, tsaka yung PR. Nag-comment pa ako sa kanya kasi na-inspire ako. Pero yun, mong line na nang narating ni Ate Ann. Maraming salamat dito, Ate Ann. I'm so happy for you. Sobrang inspired ako. At thank you so much. Lagi mo akong naaalala. Lagi pa rin akong kasali sa PR list mo. Thank you. Love you. Excited na akong i-review to. So now, I'm going to open the box para makita na natin kung ano bang laman nito. And may pangalan ko pa. And it's sticker. Sobrang shala. And it's brush. Sobrang bongga ninyo. Hinihinayang ako, pero I wanna see kung ano nang itsura ng bagong Ancruts brushes. Oh my goodness! Look at that! Sobrang bongga! Ito na yung bagong brushes. Nakalagay ng brushes sa jelly pouch. Tapos, pearlized na yung kanyang font, yung pangalan ng brushes. Tapos, sinamahan pa din ng kanilang brush cleaner and ng mini plant. Kasi, as you all know, sobrang addict si Ate Ann ngayon sa mga plants, diba? Nakikita nyo ba yung vlogs niya, yung stories niya? This is called Plant Fairy. Ang cute-cute. Hindi ko pa siya dapat bubuksan, pero since gusto ko na siyang gamitin, kailangan, diba, labhan ko muna yung brushes para malinis yung bonggam-bongga, mawala yung mga debris. Kailangan ganun, guys, ha? Pagka meron kayong bagong brushes, lilinisin nyo agad bago nyo gamitin, okay?